Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat and welcome back to my channel. So today, nakita nyo may planter na naman tayo dito. And meron po tayong bagong bili, papaya. So magtatanim po ulit tayo. So share ko sa inyo kung paano magtanim ng papaya sa Japan. And kung gusto nyo makapagpabunga ng papaya dito sa Japan, yan po. And ito po dapat yung gawin. Samahan nyo ko. Okay guys, so tulad ng sinabi ko, kung gusto nyo mag-alaga ng papaya dito sa Japan, ganito dapat ang gagawin nyo. Ito, plastic container. So, pwedeng ganito, pwedeng gumamit kayo ng timba o anumang plastic na container, kahit paso, wala pong problema yon. So, ito po yung papaya na nabili natin. And daw, ito po lalagyan natin ng lupa. So, bago natin lagyan ng lupa ito, paliwanag ko lang sa inyo. Kung nasa Japan kayo or nasa ibang bansa na nag-snow at gusto nyo mag-alaga ng papaya, hindi nyo po agad sila pwedeng itanim ng direkta sa lupa. Kung gusto nyo po mamunga sila, not unless na nasa loob po sila ng greenhouse, diretso nyo po sila sa lupa, wala pong problema yon. Pero kung wala po kayong greenhouse, sa labas lang po ng garden nyo itatanim, advice ko, tanim nyo muna sa isang plastic container or paso or timba. Tapos, hayaan nyo po ng 1 year siya doon sa may timba para lumaki siya doon. Pag malaki na, following year, doon nyo po siya itatanim sa labas. Again, kung gusto nyo po makapagpabunga ng papaya sa anumang bansa na naroon kayo at nag-i-snow, ito pong kailangan nyo gawin. Plastic container muna. Lagay nyo yung papaya nyo for 1 year. Kahit po pagkalagay nyo sa planter box, ilabas nyo, wala pong problema yun. Basta, kailangan nyo lumaki muna dito sa loob ng plastic container. Pag lumamig na, ipasok nyo po sa loob ng bahay or mini greenhouse kung meron kayo. Then, come summer, doon nyo po siya idirekta sa lupa kung malaki na po siya. Dahil pag ito po, ganito pa lang po kalaki, although lalaki po siya, mamumunga, pero hindi po magmamature ang bunga niya. So, kataasan niya makapagpalaki kayo, ganyan lang. Pero hindi po sila mahihinog. So, kung gusto niyo po makapagpabunga ng papaya at makapagpahinog nito, again, kailangan niyo po muna siyang ilagay sa isang plastic container and hayaan niyo lang po muna siya lumaki sa isang plastic container. So, paso na natin yan. So, una, lagyan ko ng potting mix. So itong ginamit ko, pre-mix na. Nabili ko doon sa kitchen. Animal manure. Hindi masyadong marami. Pati lang. Tapos ihalo nyo sa lupa. And lupa ulit. Okay, now, lagyan na po natin itong papaya natin. So, laki na po ng ugat niya sa ilalim mo.
Okay. Gusto ko itong isa. Now, tramot ko isa. Kalagyan natin sa plastic container. So, repeat lang po natin yung process. Again, lupa. So, usually, dito sa Japan, makapabili kayo ng seedlings ng papaya sa kung meron kayong kalapit na Joyful Honda na nursery. And meron pang isa, I forgot the name, pero sa tagal ko po dito, doon lang po ako nakakabili ng papaya and sekichu. Sa sekichu meron din, kaya lang problema sa sekichu, pag naglalabas kasi sila, usually late na. So by the time na lumaki yung nabili nyo doon, malapit na po yung winter. So, hindi advisable na bumili ng papaya sa kanila. Unlike sa Joyful, hindi po ito promotional. Sila, maaga po silang naglalabas ng seedlings ng papaya. And, sa experience ko, kung nakita niyo po yung video ng papaya ko, ito niyo kung gaano kalalaki yung binunga. Iisang puno siya, pero dalawang klase ng bunga. Yung isang bilog, di ba? Laki. Tapos yung pahaba, na malaki rin. So, hindi ko lang kung ba't nagkaganan. Pero again, dalawang klase po yung inilabas niyong bunga. And again, magaganda yung seedlings nila. Maganda yung variety ng papaya na tinitinda nila. And again, yung isa, I forgot the name. Kasi medyo malayo eh. Minsan lang kasi ako pumupunta doon kasi ang mamahal ng mga tinda nila. Pero yung mga tinda nila, magagandang klase rin. At makakakita kayo ng mga bibihirang halaman. Doon ako nakabili actually ng mangga. Kaya nga lang, yung price nila, medyo mahal. Okay, so, tigyan na rin natin to. Okay, that's it. So guys, ito na po. Naipaso na po natin ang dalawang bagong bili natin na papaya. Again, bagong bili ko lang po ito. Kahapon ko lang nabili sa my Joyful Honda. Nakakita ko actually, pagdating ko doon, 3 pieces or 3 seedlings ang nakita ko. Binilik ko na po lahat. Yung isa, dinirect ako sa lupa. Kasi may gagawin ako doon, kaya nakadirekta siya sa lupa. Doon ko po nilagay. And ito, ilalabas din po natin sa garden. Dahil mainit na po, okay lang po. Pero again, sa plastic container lang po sila dito. Kung sila paralakihan. And pagdating po ng November, ipapasok po dito sa loob ng mini greenhouse natin. So, labas ko lang to and tubigin natin sa labas. Thank you.
Okay guys, again, ayun po yung isang papaya. Ito po, dinirekta ko na po sa lupa. And ayun po yung isa, nilagay natin sa plastic container. And ayun pa po yung isa. So, sana po nagustuhan niyo po ang simpleng binagi ko sa inyo. And kung magagawa niyo po, sana pakilike naman po ang video na ito. Share sa mga kaibigan niyo and subscribe na rin po. Malaking tulong po yun para sa akin. So again, ingat tayo lahat palagi.